Hi everyone, it's Yen here, and hindi ko alam kung magiging about saan tong vlog na to, pero siguro yung random chicas na lang ako sa inyo. Hindi kasi ako makatulog and matagal ko nang pinaprocrastinate yung video na to. Kasi like, wala, parang napag-isipan ko na gusto akong mag-vlog ulit. And hindi ko alam kung ano yung magiging first video ko na ipopost ulit. Kasi nga, yun nga, sabi ko, 2 years na since the last time na nag-upload ako ng vlog. Nasabi ko na ba kanina? Hindi ko alam. Basta yun, tagal ko na pinaprocrastinate yung video na to kasi like parang hindi ko alam talaga kung ano sabihin ko. Hindi ko alam paano ko mag-post. Ano ipopost ko ulit na video, ganyan. Siguro yung nag-push akin para mag-video ngayon is yung napanood ko nakaraan sa TikTok. Parang sabi nila, minsan yung mga bagay, hindi mo, yung mga kailangan mong gawin or kahit gusto mong gawin, hindi mo nagagawa agad. Kasi nga, gusto mo perfect. Ganon. Tingin ko ganon yung situation ko ngayon sa pag-film ng video na to. Kaya napaprocrastinate ko siya. Sabi ko, ano kayong sasabihin ko? Hindi ko alam. Parang atagal ko yung overthink. Pero, anyways, no one cares naman. We're all busy sa sarili nating buhay. So, nagpabuli ako guys ng camera. So, kailangan ko panindigan to. Ang cute kasi ng DJI guys, pero yung binili ko is pocket 2 lang kasi sabi ko pag ang mahal, baka di ko mapanindigan mag tuloy-tuloy na vlog, pero sana naman matuloy-tuloy ko to. So share ko na lang bakit ko ba gusto mag vlog ulit. Ngayon kasi guys, second year college na ako here sa Manila, and yung buong first year ko dito, first year college ko dito sa Manila is parang feeling ko hindi ko siya na-capture ng maayos. Kung babalikan ko kasi, parang ang dami kong na-experience na bago, dami kong first times. Pero like, para sa akin, parang hindi sapat yung pictures. Parang gusto ko siyang i-video. Like, para mas mabalikan ko yung memories and all that. Parang gusto ko lang try capture yung mga first times ko here sana. Which is di ko nagawa kasi wala akong energy i-vlog yun. Pero ngayon, tingin ko may energy na ako. Kasi may camera na. Joke. Ang cute kasi ng DJI guys. Kung ngayon gamit ko yung camera, super late niya lang. And then, I guess na-realize ko lang talaga nung first year college ko na mas masaya kapag na-romanticize yung buhay. Memorable yung mga pictures pero iba talaga pa ba video, diba? Marami rin actually nag-encourage pa like na mag-vlog ulit, ganyan. Example, yung friend ko, si Oriel, nag-YouTube din siya. And yun, parang pinapush namin. Sige na, mag-upload ka na. And then sa mga private messages, may mga nag-message pa rin ganyan. Parang YouTube ka na ulit. Kaya hindi naman ako pressured. Pero like, parang nagdadagdag siya sa thought and urge ko na ituloy ko na nga. And then wala lang, feeling ko lang nakaraan di ako nakapag-upload or film. Kasi parang seryoso ko lahat. Parang isipin ko, i-judge ako. Pero ngayon tingin ko wala naman. Wala namang pakialaman. ng mga tao. Lalo na here sa Manila. Like, parang, syempre, galing ako Palawan, di ba? Parang lahat dun may pake sa mga bagay-bagay. Pero dito yung mga tao, kahit sabihin mo, pansinin ka nila sa una, sa huli, walang may pake talaga sa'yo. Hindi siya in a negative way, ah. Pero like, do your thing lang. Ano pa bang ganap ko ngayon? Ang course ko is BSBA, Business Management. Okay naman yung life ko here as a student. Sa binild. Kasi like, sabi nila nung una, pamatay daw yung trisem. Pero yung totoo, sa binild, tingin ko hindi naman. Kasi, yung sa course ko, hindi naman talagang fully loaded. Hindi ko lang alam sa ibang course ha, kasi baka puno yung schedule nila or what. Pero, so far, chill pa naman yung amin. Kasi like, siguro sa isang araw, 1 to 2 subjects lang. Depende rin sa kukunin mo, pero sa amin ngayon, maluwag pa. Ang pinaka-late ko lang na schedule ngayon is until 9 PM. Pero okay lang naman kasi 3 days lang. So far, hindi pa naman ako na-homesick na malala. Never ako umiyak dahil sa homesick. Eh, hindi ko sure. Pero parang wala akong maalala. No? Talagang humagulgol ako na parang, oh my gosh, gusto ko umuwi. Ganyan. Siyempre, minsan gusto ko rin umuwi kasi parang nakakapagod din na ako lang yung nag-asikaso sa self ko. Ganun. Pero okay lang naman. At least dito natututo na ako magluto. Hindi ako naglalaba dito. Noong mga first months ko, nagpapalaba pa ako. I mean, naglalaba pa ako. Pero ngayon,
sa laundry na lahat, laundry shop. And basta ang dami, dami lang akong mga bagong things na natutunan here. And made new friends. Proud na ako, marunong na ako mag-LRT mag-isa, mag-bus mag-isa. And hindi, basta hindi naman siya natakot. So far, hindi naman ako nagsisi na dito ako nag-aral. Also, homebody din naman ako, kaya okay lang sa akin kahit magstay lang dito sa condo. Kahit gano'ng katagal. Kahit di laging gumagala, okay lang. And kapag gumagala naman, minsan overnight. Kaya okay lang. Char! Isang mes pala ako naka-overnight. I know some of you might think or ask, ba't ako na lang here? Lalo na sa mga old viewers namin. It's because kami ni ano, alam niyo na yun, K-word. Hindi na kami nag-uusap. Wala na kami connection like 2 years na. Marami pang ma-offer ang buhay. Marami pang exciting things sa buhay to look up to. And siguro yun yung mga makikita nyo sa mga vlogs ko na bago. Speaking of exciting things, siguro, chika na lang ako about sa mga, sa mga exciting na mangyayari. Sa mga magiging ganap ko sa mga susunod. Bumili ako ng 2 ticket na, guys. Isa sa concert ni JK, isa sa concert ni Olivia. Bumili ako sa SM tickets, both SM tickets yun. Ako lang mag, dapat kasama ko si Marielle, yung friend ko sa concert ni JK, pero sabi niya, bibili na lang daw siya kapag malapit na yung concert. Pero ako kasi, ano yun eh, pipili ka lang sa limong seat, at isa kapag secure na ako. Pero ito yung kay Olivia Rodrigo, kung meron sa inyong bumili, nag-secure, alam niya kung gaano kahaba yung queue sa SM tickets. Ganito yung story, sige. Ito yung kay Olivia kasi. Ganito, kami yung dalawa ng pinsan ko papunta, kami at Bebeng. And nag-queue kami, bali nag-video call kami. Apat kami, ako, si Felix, siya. And bali nag-queue kaming apat kasi syempre more chances of securing tickets. Ako, nag-queue ako. Oh my gosh, parang pang 500k ako, 500k plus. Ang pinakamababa ko is 490k. Edi, wala na, sige. Tanungin ko sila kung ano yung kanila. Sa friendly Ate Bebeng, 400k din. And then, kay Felix, 30k. Parang mag-40k na. Pero yung kay Ate Bebeng is nasa 16k. Siyempre, siya yung pinakamababang queue number. So, siya may pinakapag-asa. And then yung sa time niya na, hala, hindi nagpo-process yung sa payment. Like, nakailang refresh na. Kasi pag nakapasok ka na sa loob, i-refresh mo na lang yun. Pero nag 10 minutes yung kanya, so wala na, tapos na yung time niya, hindi siya nakapag-secure. And then, syempre yung kay Felix, hinintay namin. Astig yun kasi isang browser lang yung ginamit niya, and then yung time na yun, mahina pa yung wifi sa kanila kasi nga maulan. And then, hindi rin nagpo-proceed sa payment kasi pag pinipindot yung GCash, ewan, hindi, ayaw niya talaga. Tapos, hindi mapindot yung sa seat, ang dami issue, basta yun. And then, nung isang pagpindot niya, ayun, nag-go. Sigaw kami na sigaw. Na-video ko yun. Na-vlog ko yun, actually. And then, hindi nakasecure kami dalawa. Pero ngayon, hindi pa namin alam paano kami pupunta doon and anong titirahan namin. Wala pa. Pero okay, at least may ticket na, di ba? Sour girly talaga ako. Pero, favorite ko ngayon sa GOTS is yung The Grudge. Wala, favorite ko lang. Share ko lang. Excited ako, guys, na i-share po sa inyo kung ano yung mga ganap ko. And also, para mabalik-balikan ko. And ito, di na ako gumawa ng bagong YouTube account. Kasi, syempre, andito na kayo. And, yung mga vlogs ko, di naman na katulad ng dati. But, ito pa rin ako. I-share ko yung authentic self ko. Authentic self. Gusto ko na talaga i-romanticize yung buhay. And, yun lang. Bye-bye. I guess, matutulog na ako. And, mag-inamos. Ang cute ng mic na. Wala namang ingay dito. And, di ko naman kailangan mag-mic, pero nag-mic ako kasi ang cute. Siguro, mag-a-add na lang din sa video na to ng mga random videos ko na na-capture kahit papano. Para pag napanood ko ulit, baka maiyak-iyak ako, ganun. Pag mag-relapse ako. Kina mommy, kina papa, hello! Kaya rin ako nag-vlog para kahit hindi na ako masyado mag-update, mapapanood niyo naman kung anong mga naging ganap ko. Bye-bye! Ah! Oh my! I'm going to feel good.
So hello, nandito po ako ngayon sa Rojas, Palawan, and nag-stop over muna kami para kumain. And yeah, see you in the middle nito. Okay, for our first place for Kwentong Palawenyo Vlogging Competition goes to Juliet Carr-Hinovis. Congratulations. Julian Inaves. Hi. Ayan po, yung mga vlog nila ay kinuwento nila yung mga legacy projects sa mga munisipyo. Binlog nila. Congratulations. Thank you, Sir Ryan. Ate, bilog mo kami. Laan lang po ito. Pinaplano. Natutuloy talaga pag hindi pinaplano eh. Kunting ano lang, mabagsakan na tayo. Nawakan lang namin kasi. Memories of fields where we used to run. Grandpa's tales about the days of yore. Grit and grace can't ask for more. I sunset gone, tin roof shackle, guitar strumming a feel good track. Down the creek with the willows weep. Country nights running deep. Flowers by the bed so high. Biscuits baking, smelling mama's pie. Fireflies dance in the southern breeze. Footprints of life left with such heat. This my girlfriend. First love. Dali! Labo! The secret! Kung nasa 65!
out. Oh my God, bro, sinigaw! Ang baho na dito sumasama! Faithful tune in the silence of the summer moon. Tractors humming, breaking down. There's a fierce river to run. Grandma's playing on the daisy horn. Ready for his games. Young Miri. Ay, video pala to. Piggyback rides and heavy loads. Simple life and country dreams. Full like melodies. Tractors hum at the break of dawn. Memories of fields where we used to run. Grandpa's tales of lazy old. Grit and grace came as we roll. Sunset gone, tin roof shackle, guitar strum and a feel good track. Down by the creek where the willows weep. Country nights running deep in sleep. Peeped wildflowers by the fence so high. Biscuits baking, smelling mama's pie. Fireflies dance in the southern breeze. Middle class of my life was a cheese. We're going by the eagle stand. Tractors hum at the break of dawn. Memories of fields where we used to run. Grandpa's tales by the daisy old. Grit and grace can't ask for more. Tractors hum at the break of dawn. Memories of fields where we used to run. Grandpa's tales by the daisy old. Grit and grace can't ask for more. Echoes hang through the autumn haze. No slowing these sacred ways. Family roots in a soul so deep. Holding tight the promises we keep. Okay. Okay.
Grace can't ask for more.